So yun, what's up ulit mga ka-tech vlog ko dyan. Welcome back sa ating munting channel. Ngayon, samahan niyo ako, may gagawin tayong back job. Oh no! Yan, mula na natin. Meron tayong 49 inches na Samsung dito. It's basic lang to guys, wala tong dito smart. Model number niya is UA49M5000AG. Yun, maklite ang problema nito. Gumagana naman yung panel pero wala siyang display kasi hindi gumagana yung backlight niya. Ayun. Buksan natin. Okay. So, itong unit na to is back job. So, pangatlo ko na tong bukas nito. Yung unang bukas ko nito, isa lang yung sirang LED. So, umabot siya ng 1 week. Tsaka bumalik na naman. So, yun, pinalitan ko ng isang strip. Ngayon, eto, bago lang kahapon, nagwa 1 month kahapon. Number problema ko kasi wala tayong mabilhan na piyesa. Kung mag-order tayo online, abot pa ng 1 week. Sobrang tagal. So, buti na lang, meron tayong Kapwa Tech dito sa Davao na supplier din. Napakagaling. So, nakabili ako sa kanya na 40 pieces. 55 pieces na binili ko para meron akong extra. So, salamat sa iyo, si Ronnie. Diyan ako bibili sa inyo ng mga parts. Shoutout din sa kaibigan ko, si Ray Mark. So, ma-sensor ka na pare. Baka naman. Ito, ikakabit natin. Palitan natin lahat para iwas na back jam. At, yung backlight driver, feeling ko hindi kakayanin to. Masisira din to kasi sobrang lakas ng backlight driver ng Samsung. Bumili ako ng 15 watts na LED light bulb. So, ito na lang gagamitin natin para co-convert na lang natin siya para iwas tayo back job. Itong 40 pieces na factory cut LED, i-drive natin siya dito sa 15 watts na light bulb. Yan, sobrang lakas nito guys. Baka ma-back job na naman at pupundihin niya ulit to. Kasi ibang backlight nito, merong mga diode protection. O sa nakakaalam, comment lang kayo. Mga magaling ng technician natin dyan, ibubuksan ko muna para makita nyo. Pero i-test muna natin yung ilang voltahe yung output nito. 200. Sensya na kayo sa tester ko guys ha, matagal na. 200. Naglalaro sa 240, 230. Yun. Yan yung output niya. Napakalakas ng amperahe nito. So, kasi meron ang mga diode, ang mga, kuha nito, ang mga backlight is merong mga diode. Buksan natin para makita nyo. Okay. Yun guys, ito yung 40 pieces na LED nya. Ito yung re-repair ko. Yung unang bukas, isa lang yung pinalitan ko. Napundi na naman. Yung pangalawang bukas, pinalitan ko tong isang strip dito na side. Yun, napundi na naman to. So, hindi talaga siya advisable kasi constant supply ng LED. Pag may nagbago na isang voltahe, sisirain na niya naman niya. Itong mga backlight niya guys, itong mga LED beads, meron tong diode na nakaparallel doon sa kanyang LED. Yan o, isa-isa yan, meron talaga. Sa mga master natin dyan, comment na lang kung ano yan. So ito, ang pinalit ko, meron ding diode. Yan o, sa 32 inches din ito na Samsung kinuha ko. Yung 19 volts lang yung supply, ito yung mga backlight niya. Merong mga diode. Yan o. Para iwas na tayo sa back job, papalitan ko na lahat kasi grabe ng experience ko nito. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Ayun, tapos na. Baka nagtataka kayo kung bakit hindi straight. Hindi, kasi may nakaumbok dito. Tatamaan. So, dapat naka-flat siya para yung heatsink, yung init ng backlight, dito talaga pupunta. Okay. Wawiringan ko muna. And guys, ayos na siya. Ngayon to. Nakawiringan na lahat. Yan. Testing muna natin sa 11 watts. 11 watts or 12 watts itong driver na to.
light bulb ito, guys. Feeling ko 11 watts to. So i-testing muna natin siya dito. Ito gamit ko sa 32, 11 watts, 32 inches, 11 watts na light bulb. Subok ko na, matagal na yung ginawa ko, hindi pa nasisira hanggang ngayon. So yun, yun, yun lang siya. So parang ayos lang to, ah. Pero mas masyadong marami kasi. So try natin tong 15 watts. Ito ang kakabit ko kasi 40 pieces yan. So itong 15 watts parang ayos na to. So ayan siya. Try natin tanggalin tong backlight nya. Iba pala ito. Iba pala ito kaysa dito. Ito madali lang, oh. Kaganyan lang. Board siya. Nakalagay sa heatsink na aluminum. So tanggalin natin. So ito ang AC input. Ito yung positive, negative. So ikakat lang natin to papunta sa connection ng kanyang mga LED. Cut ko muna, guys. So yan, ayan na. Tinabit ko na, tinanggal ko na lang yung dalawang LED, dalawa-dalawa. So kinabit ko yung negative at yung positive ng ating backlight. Testing na natin, saksak natin. Ayun, milaw na, guys. Malakas siya ng konti kaysa dun sa 11 watts. So pipes, ayos yan. Natin. Yan. I-assemble ko muna, guys, para ma-convert na natin to. Gagamitan natin ng relay. So yan, assemble ko muna to. So yan, tapos na. So yan, i-testing natin. Saksak natin tong TV. At pag-aanda rin natin yung backlight. Yun, yung backlight driver. Saksak muna natin yung TV. Yun, tsaka saksak natin tong backlight driver na DIY backlight driver natin. Ayun, umilaw siya. So tingnan natin kung may picture. Ayun, oh. Ayun siya, guys. So ayun, i-convert na natin siya. Ikakabit na natin to. Ang pagkabit nito, guys, marami na nakakaalam kung paano magkabit ng backlight driver converted. So kumuha lang tayo ng supply dito sa 12 volts o top board. Pag on ang panel, tsaka pa mag-on yung ating backlight driver at yung backlight. Kung mawawala ng supply yung panel, mamamatay din yung backlight natin kasi ride natin po sa relay. So alam nyo na ng mga matagal ng technician, para lang sa mga newbie, ituturo ko. Ngayon, ito yung diagram. Ayan, sensya na. Minadali. Sensya na, minadali ko lang. Yan. So, ipapakita ko na lang. May second option din ito, guys. Pa, ito, ginagamit lang to para sa mga combo board na kumukuha ng backlight on doon sa kanyang panel. Pero pag gumagana naman yung backlight on ng ating mainboard or dito, papunta yan dito sa kanyang inverter, pwede natin kunin yan. Pwede natin kunin yung backlight on nito. Pwede nyo palitan tong 10K ng 1K, ikabit nyo dito sa backlight on. So ako, doon ako sa Tikon kasi subok ko na yon. Okay. So yun, guys, kumuha tayo ng 13 volts supply ng ating relay. 13 volts at saka dito 220, nakadaan na yan ng fuse. So yung sinasabi kong dalawang option, guys, ito, pwede nyong kunin yung power backlight on. Ito, pin number 3, pin number 4 pala. So 1, 2, 3, 4. Ito, so itong pin ito, pwede itong i-connect sa base ng transistor para mag-on yung relay. Pero ako, diretso na ako dito sa Tikon. Ay, diretso na ako dun sa mainboard, yung supply na para sa panel. Kasi subok ko na yon. Ayan na siya, guys. Yung 220 na kinuha natin dito sa power supply, pinadaan natin sa relay, yung contact ng relay. Tapos yung nilagay natin yung diode protection. Yan. Ito yung 13 volts. So yung positive, yung puti, so nilagay na natin diretso sa coil.
yung positive. So yung negative, diniretso natin sa emitter doon sa C1850 na transistor. Ito yung emitter niya. At yung collector, diniretso natin sa negative side ng relay. At yung base, diniretso natin doon sa supply ng panel, 12 volts yan. Nalagyan natin ng 10K. Ito, may tikon. Yo, sa mainboard ako kumuha. So, dumiretso na ako sa mainboard. Yung 12 volts, tinadaan natin ng 10K, diretso sa base ng transistor. Ayan siya. Ito yung supply ng pan natin, backlight. So i-secure na lang na hindi magkalikit. I-secure na lang para hindi makagrounded. Ito, secure naman dito. So, hindi naman lumilikit yung ilalim kasi heatsink niya yung ilalim. Heatsink niya yung ilalim. Yan. Para yung init, dumiretso din dito sa kaha. Yun, testing natin. Patayin ko muna yung ilaw. Testing natin, saksak. Pipitik yung relay. Yun, pumitik yung relay at gumana na yung backlight kasi gumana yung panel. Pag nakapatay, naka-standby siya, papatayin natin. I-standby natin, mamamatay din yung backlight. Madami nang nakakaalam nito. Oh, yun. Meron pa. Namatay. So, nag-standby yung unit. So, namatay yung relay. Namatay yun yung backlight natin. Power natin. Yun. Gumana ulit yung backlight. Kasi gumana yung panel, gumana yung relay, gumana yung backlight driver. Yun. So, i-finish up ko na lang to na i-secure ko to. At yun, secure naman dun. Ayos na yan. So ito, i-secure na lang para safe. Yun. So yan, tapos na. Yan siya. At sure na ako na matatagal na to. So yan, iti-testing natin. Ayun. Bumitik na yung relay. Ayun, Samsung. So lagyan natin ng antena. Lipat natin. Wala tayong remote. Channel down. Ayun, ayos siya guys. Pwede na. So ito, magtatagal lang talaga to. So yun guys, maraming salamat sa pagsama sa akin vlog. At sana kahit basic lang to, matutunan ka. At subscribe ka na kung hindi ka pa nakasubscribe. Yun, maraming salamat and God bless sa inyo guys.